Hello, welcome to my food vlog today. Ito, magluluto tayo ng homemade mashed potato. So, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong aking homemade na mashed potato. Let's go! So, dito gumamit ako ng pulang patatas. Binalatan ko lang siya. Habang binabalatan, binabad ko siya sa tubig para wag mangitim. Hiniwa ng maliliit. And then, pinakuluan na natin hanggang sa siya ay lumambot. So, takpan natin para mas madali siyang maluto. After siyang lumambot na, tusukin nyo lang ng tinidor para malaman natin kung malambot na. Ayan, salain natin and then patuyuin. At pagkatapos niyan, imasa na gamit ang tinidor. So, wala tayong ibang gamit na pangmasa, kaya tiyaga sa pagmamasa gamit ang tinidor. Mainit pa kasi siya. Medyo mainit pa, hindi pa natin kayang kamayin. So, ayan na nga, namasa na natin. At ready na siya para ating timplahan. Lahating kutsarang asin. Gagamit tayo ng cornstarch. So, ilang takal na cornstarch ang ating kailangan. Tantya-tantya lang. So, ito yung unang kutsara ng cornstarch. Lagyan na natin. Dalawang kutsara. Tatlong kutsara. Apat na kutsara. Panglimang kutsara. Pagkatapos niyan, atin ang haluin ang ating fries. So, ayun pala yun. Ito ay ating gagawing French fries. Mix na natin. Mix it. Dahil nahirapan ako sa tikitor, gumamit tayo ng kamay. Ayan. Masahin pa natin. Dahil hindi pa siya nag-incorporated. So, ayan. After 2 years, natapos na natin ang ating pagmasa. Ilalagay na natin siya sa Ziploc. Wala tayong Ziploc na malaki. Gagamit tayo ng cling wrap. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Yan. Ilagay na natin ang ating minasa. Minasa na potato. And then, after nyan, siya ay ating ipo-flat. Gamit tayo ng rolling pin para siya ay maging flat. Ayan na. Ang hirap ng walang photographer. Diba? Solo-solo flight tayo. Okay lang nabilog. Nagawa natin ang paraan niya para maging square. Tuloy lang natin. Daran! Ayan na ang ating mashed potato fries. I-freezer natin siya for 30 minutes bago natin siya i-fry. Kukuhain na natin yung ating frozen na matigas na siya. Na froze siya na 30 minutes. So, ready na siya para iprito. Ipo-fry na natin ang ating fries. Yeah. Sini natin yung plastic. There. And then, cut na natin ang ating fries. If the fries is right, let's start here. Oh no. Tayo maghiwa
tapusin natin yung paghihiwa. At habang tayo ay naghihiwa ng ating fries, medyo nagmamadali ako kasi baka mawala yung yelo ay lumambot siya. So magsalang na tayo ng mantika. Magpainit na tayo ng mantika habang hinihintay natin, habang tinatapos natin yung paghihiwa ng ating fries. Yan. So, ayun na. Naging square na siya, di ba? Kanina bilog yan eh. Yan, nagawa natin siyang square. So, try natin kung mainit na yung mantika. And then, pag mainit na siya, yan, mag-start na tayong maglagay ng ating hiniwa na mashed potato. Para siya ay makita na natin kung ano ang kanyang magiging itsura. Kung tunay nga ba na magiging fries ang mashed potato. Di ba? Medyo matrabaho dahil kailangan mo siyang imasa, kailangan mong timplahan, kailangan mo pang ilagay sa freezer. Pero sulit naman, oh. Kita nyo, pabilog siya kanina, ngayon ay square na siya. So, ayan na, oh. Ang dami ng luto. Perfect na perfect. Oh, saan kayo nakakita ng mahahaba na French fries? Ayan. Malapit na tayong matapos sa ating paghihiwa. Konti na lang at kain na na. Matitikman na natin kung ano ang kanyang lasa. Yan. Okay. Tapos na. Tapos na. Yan na lang. Isa na lang. Isa na lang at tayo ay finish na sa ating paghihiwa. Last na yan. Sasalang na natin siya. Medyo naninikit na siya sa ano, malambot na. Wala na yung yelo eh. Ayan na. Last one. Okay, that's it. We're done. We're done na. Hintayin na lang natin maluto lahat ang ating fries. So, that's it. Ayan na siya. Meron, medyo nag-expand siya ng konti. So, that's it. Ayan na. Tikman na natin. Ayan. O yan, mag-comment na kayo kung nagustuhan niyo itong aking video at thank you so much for watching. Bye!